Mga kapuso, maging I am ready sa ulan ngayong weekend sa Kidapawan City, nag-zero visibility dahil sa thunderstorm. Tumaas naman ang antas ng tubig sa ilog sa Langiden, Abra. May report si Victoria Tulad. Pahirapan ang pagtawid sa ilog ng mga taga Langiden, Abra. Tumaas kasi ang level ng tubig doon dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Ito pa naman ang pangunahing daan para makapunta sa kabilang bayan. May ilan namang sinasamantala ang sitwasyon para makapaghanap buhay. 10 piso kada isang tao ang pamasahe sa balsa, habang 20 pesos naman kapag isinakay ang motorsiklo o tricycle. Tipiktura, sir, dati pinagdakpil na mariga. Medyo marigatan kami, lalo no sulsulo miti ko. May sa kumati ay agkwati na ito. Nakaranas naman ng zero visibility sa Kidapawan City dahil sa malakas na ulan dulot ng thunderstorm. Kinailangan tuloy na magdoble ingat sa kalsada para hindi madisgrasya ang mga sasakyan at commuter. Bukas makararanas ng thunderstorms ang halos buong Pilipinas, maging sa Independence Day sa Linggo at unang araw ng balik eskwela sa Lunes. Sa datos ng Metro Weather, magpapaulan pa rin ang habagat sa Zambales, Bataan Provinces at sa Southern Luzon sa umaga. At pagdating ng hapon, halos buong Luzon na ang uulanin. Sa Cordillera Region, asahan din ang malakas na ulan. Sa Linggo at Lunes, posible pa rin ang ulan sa Southern Luzon sa umaga. Sa hapon, sa Northern at Central Section naman uulan, maliban sa Cordillera Region. Dito naman sa Metro Manila, nananatiling mataas ang chance ng magka-thunderstorms sa susunod na 3 araw. Maghapon naman ang pag-ulan sa halos buong Visayas mula bukas hanggang sa Lunes, habang sa Mindanao, uulanin ang Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula mula umaga hanggang gabi bukas. Makararanas na rin ang ulan ang ibang panig na Mindanao sa hapon. Mula umaga hanggang gabi na ang pag-ulan sa halos buong Mindanao sa Linggo at Lunes. Victoria Tulad, GMA News.